Kalinawan Cave. So I brought flashlight. Welcome to Kalinawan Cave. Kami po ang inyong tour guide. Ako po si Tebs at saka si Ate Julie. Okay, papasokin natin sa cave first and second layer. Ito yung pinaka-first layer niya. Tapos yung kanyang ceiling, maluwag siya. At kahit pa paano po, may mga liwanag pa tayong nakikita. Kabalik ka rin siya ng second layer. Sa second layer, mababaan po yung mga bato. Kaya po may mga helmet for safety po yan. At saka sobrang tipot na po yung pagdaanan. Ito po kayo sa likod nyo. Okay, ito siya. Isang bugis, mukha ng tao na nasa side view. Pero yung iba din ang iba mukha ng layon, ng gorilla or ng isang Buddha. Okay, pwede niyo pong picture niya, nag-walking po yan. In 3 seconds, lili mo siya. Sige, wala kayo dyan. Okay, meron tayo sa mukha ng witch na nakangiti. Ito, witch. Ito siya, man. Okay, sa likod ng mukha ng witch, para siya isang babae na may belo. Okay, pero yung kulay po ng limestone, at saka yung mga kumikinang, okay, mukha artificial na lang, hindi po yung natural. Okay, kasi ang Kalinawan Cave na may shooting area. Ang mga nag-shooting na po rito sa loob at labas ng cave, international, si Jackie Chan, Superfly 1 Operation Condor 2. Wow! And sa mga local movie, katulad ng Mulawin, lalo na Sangre, Robin Hood, Rubiciano, Bagani, Jezabel, Alice Dixon, and Dima Santos. Yay! Yan, Gagambino, di ko rin po yan. And take your pisote. Okay, kameri ko. Magdami na po nag-shooting, pero kung isa yun po natin. Wala po lang po isa ka lang. Okay, isang linya ng kulit. Isang linya. Isang linya. Okay. Parang na ano, humingin ka. Ang makikita po natin, ito po siya. Isang malaking kolom. Okay, ang kolom ay nagmula sa stalactite sa taas at saka stalagmite sa baba. Na nag-meet or nag-combine. Thousand o billion years bago siya nabuo ng ganyan talaga. Kasi yung tinatawag natin stalactite at saka stalagmite, okay, tulo lang siya ng tubig. Ngayon, siya ay nagpo-form ng stalactite sa taas at yung tubig na pumapanakama sa baba, siya po ay nagiging stalagmite. Okay, ang stalactite, nagpo-form siya ng 10 cm, inaabot po siya ng 190,000 years. Okay, napakatagal kasi dry cave po siya. Ang pagkakaiba po ng may tubig ang kuweba, mabilis yung mga rock formation kasi maraming minerals ang nabubuhay. Hindi siya katulad ng dry cave. Mabagal ang mga rock formation kasi o konti lang po yung mga minerals na nabubuhay pag dry cave. Okay, sa kabilang side naman, dito tayo magtanya po. Ang buti lang naman ang kaalaman, okay. Kaya tutunan. Ito yung tinatawag nating mini grotto. Okay, grotto, similar sa formation sorry po na. Na nakaroon mo na darasal. Saan na yan? Ako po yan. Okay, si Virgin Mary, may kasama siya. Ang kasama po niya ay isang T-Rex or dinosaur formation. Hello. O siyang kabayo. Okay. Hindi po, makalulat po naman po sila nagbabang tayo. Si Virgin Mary, pwede niyo picturean yan. Oo nga, mukhang T-Rex. In 3 seconds, tatayo po yan. Okay. Kung gusto niyo po ng group picture, pwede po kayo umakyat hanggang tapat ni T-Rex. Pero na lang po. Okay, group picture, akit po kayo. Okay, second layer. Tikit muna naman dito. Okay, sa second layer po, hindi tayo akyat sa maluwag at maliwanag na area. Pailalim po tayo. Pero bago tayo sumukot pailalim, ito yung tinatawag namin natural curtain kasi para siyang kurtina. Wow! Okay. Yung glitters na nakikita nyo, yan po yung mga natural na bawal nating hawakan. Bakit po? Okay, bawal natin silang hawakan kasi tayo mga tao acidic. Yung acid po ng ating kamay, yung ating mga pawis. Kapag naihawak natin sa natural glitters,
may posibilidad na po siyang mamatay or huminto yung paglaki niya. Kasi natutalo ng acid natin, yung kanilang minerals, meron silang tinataglay na calcium carbonate or calcite. Na para pong sa mga buto at ngipin natin, meron din po tayo niyan. Okay, second layer, meron tayong isang mahigpit na ipinagbabawal. Okay, ang mahigpit po nating ipinagbabawal sa second layer ay ang maglabas ng masamang hangin galing sa tiyan. Okay, bawal po ang umutot. Kasi kapag may umutot, marami pong minerals ang mamamatay sa loob ng cake. Oh no! Kasama na rin po tayo doon. Baka tayo masobaway. Serious? Okay, ingat po tayo. Pagbaba. Okay, single line. Paano po yung mabaho yung hindi? Kung manmig, nature gave siya kayo. So, umpisa pa naman paso, malamig na siya kasi mga buhay na limestone po ito nakapalibot sa atin. Okay, ingat sa taas ha. Yun o, yun. Okay, stay line of order. Sa kabilang side, may mga natural tayong makikita, bawal natin hawakan. Yan yung may mga tinatawag nating helictites. Okay, ang helictites, malaki po yung difference ng stalactite at stalagmite. Kasi yung stalactite at yung stalagmite, nagpo-form siya ng tumutulo. Hindi siya katulad ng helictites na nagpo-form na umaagos sa cave wall. Okay, sa taas may tubig po. Natawag siya. Okay, helictite po. Spain. Okay. Meron po talaga, meron tayong short freeze. Okay, yung tubig na yun, bawal nating hawakan sa luhin, pero pwedeng inumin. Okay, bawal nating hawakan sa luhin kasi yung tubig na yan, siya yung nagpo-form ng stalactite sa taas, at yung tubig na papatak sa lupa, siya yung naging stalagmite. Kaya bawal hawakan sa luhin, pero pwedeng inumin. Okay, kaso, yung iinom, kailangan handa siyang tubuan ng stalagmite sa tiyan. Eh, joke lang po yun, joke lang. Okay, go tayo, ingat tayo sa taas. Kapag dumaan tayo dyan, sayad yung ating braso, tuhod at buong katawan. Ito, meron yan to. Ready po ba kayo? Opo. Naka-dress tayo. Okay, ngayon po naman. Okay, hindi po tayo dyan dadaan. Kasi yung area hindi ready. Kasi putik po yung area niya. 10 meters crawling po yan. Kaya dito po tayo ngayon. Salamat. Kasi sakto-sakto yung outfit ko pa. Okay, ingat lang sa taas, ingat. Kasi po, halos lahat po lang nakapalibot sa atin hanggang ilalim po nito mga buhay na limestone. Wow! Patibay na bato. Kaya kahit lindol or baha, safe siyang pasukin. Wala namang ahas sa atin. Okay. Ang ahas po ng Kalinawan Cave na ubos na po. Okay, dahil kasi, naging tao na. Mga turist ang pumapasok, kaya yung mga ahas na Kalinawan Cave, hindi po natako. Sumama po sa guest, palabas. Kaya minsan po nakakasama niyo yung... Ay, naku po. Sabi-tabi. Naging tao. Apo. Okay, gusto ko yung second layer. Akala ko kung... Nagsinapin muna tayo. Natutuwa po talaga may ahas. Safe pa rin siyang pasukin kasi may hangin. Okay, kasi ang haba lang ng first and second layer na pinapasok natin, more than 250 meters po yung haba. Okay, kaya kung tutusin po, malapit lang po yun. Kaya yung hangin niya, lampasan lang po yan, lagusan, malamig pa rin sa loob ng cave, tulong din po yan ng mga limestone. Kung nahawakan niyo po yung bato, malamig. Ibig sabihin po, mga buhay na limestone, lumalaki po yan. Kaya lahat po ng area na dinadaanan natin, may posibilidad po yan magsarado. Oh no! Okay, yun nga lang po, medyo matatagalan. Kasi yung area na dadaanan ng maraming tao, ibig sabihin po, napipigilan natin yung paglaki nila. At ang Kalinawan Cave po ay hanggang 7 layers. 7 palapag. Pero yung open ng 7 first hanggang 5 layer, kasi yung 6 and 7 layers, ang labas po niya is Montalban Rizal sa may area po ng Pamintinan Wawa Dam. Wow! Okay, sa history, siyam na araw at siyam na gabing lakbayin. Oh my God. Pero kung grupo po natin yung maglalakbay ng 6 and 7 layers,
aabutin tayo ng 9 na gabi at 9 na gabi. Kasi wala pong araw sa loob ng cave. Puro gabi. Pero yung area niyo, frogs na po siya. Sarado na. Ginamit po yun ng mga Japanese no World War II. Okay, pinasok nila, dinanan, pinasabog o pinaguhok yung area para hindi sila masundan or matrace. Kaya close na po yung area yun. Kaya ang naiwan na lang sa Kalinawan Cave ay hanggang 5 layers. Tayo? Ingat tayo sa taas, ha? Go. Yung tinatawag namin rheuma or arthritis area. Okay, paborito daw ito ng mga senyor. Okay, rheuma arthritis kasi yuyuko tayo at saka konting side view. Kaya ingatan nyo po yung ulo at likod nyo. Okay, go po tayo. Ingat po po sa mga finger po sa taas. Okay, dito tayo. Ito yung exit ng world, yung crawling, yung gapang. 10 meters crawling siya. Yung area niya, pinag-shootingan po siya lang Yamashita Treasure at saka Spirit Warrior. Wow! Ano yan? Sa Yamashita. Yamashita. Amazing. Ito yung tinatawag natin stalagmite. And yung nasa taas, siya po yung tinatawag natin stalagmites. Okay? Mga natural glitters na kapag nahawakan na tao, nagiging normal na limestone. Pero yung iba, parang chok. Or yung tinding na pupulbos. Okay, sige po, dito po tayo. Itutuloy po natin yung history ng cave. Okay, ngayon po naman, ipapa-experience ko po sa inyo yung tinatawag nating zero visibility. Papatayin po natin yung ating mga ilaw, cellphone, pero wag po yung katabi, ha? Okay, sige po, off the lights. In 10 seconds. Okay, paki-off po lahat ng Ma'am, thanks. Okay, wala pong maglalakad, ha? Stay lang po tayo sa aming tinatatayuan, okay? One, pati po i-screen lang po, para wala tayo liwanag na nakikita. Mainit dito, ate. Good morning. Okay, mamainit po kasi huminto tayo, tapos dikit-dikit pa tayo, tapos may mga kasunod pa tayo, at saka malapit na rin po tayo sa exit. Okay, history tayo ng Kalinawan Cave. Ang Kalinawan Cave po, na-discover po siya ng 1572. Panahon po siya ng mga Chinese. Pero walang tao na matukoy kung sino talaga yung nakadiscover. Kaya sa muli pong pagkakataon, na-discover siya ng mag-asawa, si Chodo Lapiging at si Felipe Matalino, taong 1901. Okay, mag-asawang dating informers ng mga guerrilla noong mga panahon ng gera. At noong World War II, naging hospital, tirahan, puta, opisina ng mga Japanese. Ito po mismo ang loob ng cave. Nag-stay po ito mga Japanese ng 2 months bago sila napasurrender ng mga Amerikano. And hindi po ba kayo nagtataka kung bakit po siya natawag na Kalinawan? Pero napakadilim po. Napakalabo. Pwede naman siya tawagin Kadiliman or Kalabuan Cave. Okay, Kalinawan kasi historical cave. Dito po nagkaroon ng agreement, kasunduan o paglilinaw ang mga Pilipino at mga Amerikano para labanan po nila ang mga Kastilanong araw. Yung po mga binubuo nilang plano o kasunduan, dito po nila sa loob ng cave pinag-uusapan, pinagkakasunduan hanggang sa sila'y magkalinawan. Kaya po siya natawag na Kalinawan Cave. Letter C po kasi panahon po siya ng Kastila. At noong mga panahon na yon, wala pa pong letter K. Ate, tanong. Yes, ma'am. May bat ba dito? Okay, ang bats po rito sa Kalinawan, bihira na lang po. Bakit na naman? Okay, kasi po, okay, syempre ma'am, sobrang dami na pong turista ang pumapasok. Kaya nabubulabog po sila. Okay. Pero mamaya po, sa exit, meron po ako ituturo sa inyo. Okay, go po tayo. Okay, ang trial, ano daw parte o bahagi ng katawan na sumayad sa magkabilang gilid ng bato, ibig sabihin daw po ay hindi sexy or hindi macho. Oh no! Okay, ibig sabihin bagsak sa trial. Pero sa amin, okay lang po na sumayad. Huwag lang po kayong babara. Okay? Kasi kapag may bumara, close na ang cave. Kasi wala siyang dadaanan. Ay, dito tayo ingat. Oh, ingat. Seryoso ate. Riko.
Ay. Oh, tinatry kong mag ano. Hala na. Pwede na po kayo tumayo pag ano. Ingat lang po, ingat. Ito mama ulo, hindi sexy ulo ko. Bahagi lang naman po. Okay lang yung ulo, huwag lang yung bahagi ng katawan. Ingat po kayo. Mami, ingat po, ayoko lang. Yung mga kasunod, ingat po kayo sa taas, ha? Mababa po yung bato. Ay, okay, next and last, tinatawag namin the sexy walk, tsunami walk, or lava walk. Okay, go. Kita yung muna na konti. Yung muna ba yun? Ingat po, ingat. Ingat, ingat. Sige po. Stay muna kayo. Mamili kayo kung saan nyo gusto lumabas. Pag diretso po, mabangga kayo sa bato. Ingat po. Ingat. Uy, kamusta? Saan kayo galing? Hi. Naghanap ng forever. Ingat kayo ha, baka kayo. Ito na po yung last ng first and second layer. Ito na po yung ating labasan. Exit na po siya. Okay, pero meron kami tinatawag na 3-5 layer. Yung malita butas po sa side. Okay, yung first and second layer, easy way lang nating nilakad. Yung 3-5 layer, hindi siya easy, hindi rin siya hard. Medyo extreme or adventure po yung area kasi may dalawang butas po na susutan na tinatawag namin duck walk at saka isang push-up area. Kaso problema lang po sa lugar na yan, ay medyo putik. Okay, may kasabihan nga kami, first and second layer, pinasok ninyo mga turista. Pag pinasok ang 3-5 layer, paglabas daw po ay magsasaka. Kasi hindi po may iwasan maputikan. Okay, tingala kayo sa taas. Okay, ito po yung dinatawag nating abandoned condominium na mga fruit bats or insect bats. Bahay po siya ng mga paligi. Pero wala na po yung mga bats kasi nagtaas po yung renta, hindi na kayong bayaran, kaya lumayas. Joke lang po yan. Okay, mababang lugar, kaya yung mga bats po nabulabog. Kaya nasa pinakamataas sa lugar o mas madilim na hindi sila kayang bulabogin ng tao. Okay, mga natural formation, hindi po yung ginawa ng tao or kinot-kot o nginat-ngat ng bats. Okay? Nagkaroon ng ganyan mga formation sa tagal po ng panahon, buhay po yung mga limestone. Kala ko nagkanda o buhay. Di ba? Okay, buhay yung limestone. Kaya kung ano po yung area na tinigilan or ginalawan ng mga fruit bats ng matagal na panahon, siya po yung namamatay, siya po yung naiiwan. Yung area po na hindi nila nagagalaw, continue pa rin po yung paglaki kasi buhay na limestone. Wow! Okay, meron po ba ako ipapakilala sa inyo? Dalawa po natin kaibigan. Okay, matagal na panahon na po silang nanirahan mismo rito sa loob ng cave. Huwag ka mananaw. May hinahanap po silang isang kaibigan. Na kapag daw po natagpuan nila, ay magde-decide na po silang sumama ng lumabas. Okay, dito po tayo tumayo. Baka bigla po manakbo siya. Sige po, dito tayo. Stay tayo dito. Pag pinalabas ko po, wala pong tatakbo, walang sisigaw. Ipangako nyo yan. Ano yung ahas? Walang tatakbo, walang sisigaw na po. Tao ma. Okay, tingin po tayo doon. Wala po sila dyan. Malapit na malapit po sila sa inyo. Uy, ba yan? Okay. Oh, no. Handa na po ba kayo? Sige. Kayo po ba ang dalawa yun? Handa, hindi po kami. Sige. Okay, handa na po kayo. Okay. Okay. Okay, ito sila. Ito sila, si B1 at saan si B2. Ito si B3. Okay? Kapaliwanan po. Si B1 para siyang kandila or dynamite kasi may bitya sa ibabaw. Pagdating kay B2, right. Okay, kayo na po yung bahalang humusga. Maya si B2. Yan po yung ating dalawang kaibigan sa akin. Na dating nasa TV, bumaba ang talent B, mas ginusto na lang po manirahan sa loob ng cave. Okay. Mga tulog po yan, kasi po yan. Ang trabaho po kasi nila, call center. Call night chips. Ano ko sabi? Kunti na nga lang sige po. Tres. Kaya na yung ano, tas kanina. Okay, isa pa. Okay, dito po yung maraming bats kasi hindi siya napapasok na cave. Mm.
Enjoy ka ba? Yes. Super.